So meron akong ikikwento sa inyo na kwento ni Musa alayhis salam na kinausap niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Musa alayhis salam, "Ya Allah, bigyan mo ako ng dua, bigyan mo ako ng something na maaalala kita." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, kul la ilaha illallah." O Musa, sabihin mo ang la ilaha illallah. So sabi ni Musa alayhis salam, "Ya Allah, sinasabi ko na ang la ilaha illallah. At ang mga propetang nauna, sinasabi din ang la ilaha illallah." So parang gustong sabihin ni Musa alayhis salam, "Ya Allah, bigyan mo ako ng something na bago. Yung ako pa lang yung nakagawa nun." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Musa, kung ang pitong kalangitan at mga kalupaan ay ilalagay sa kabilang timbangan sa araw ng paghuhukom at ang la ilaha illallah ay ilalagay sa kabila, ay mas magiging matimbang pa rin ang la ilaha illallah." At dinadala natin yon sa ating puso. Pero lumilipas ang oras natin sa ibang mga bagay, imbis na masabi natin ang la ilaha illallah. Napakadaling sabihin ang la ilaha illallah. Ni hindi natin kailangan magbudu, ni hindi natin kailangan pumunta ng masjid para sabihin ng la ilaha illallah. Naglalakad ka sa kalsada, sabihin mo la ilaha illallah. Nakaupo ka, sabihin mo la ilaha illallah. Pero mabigat ang timbang nito sa yawmul kiyama, la ilaha illallah.